welcome back to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng decluttering my makeup video, skincare, makeup, halo-halo na. So if you're interested, please keep on watching. So paano nga ba malalaman kung expired na ang isang skincare, makeup, or body product mo? So dito siya malalaman sa may likod, tapos look mo, tingnan mo tong ano niya, ayaw niya talagang mag-focus. Kanina pa pinipilit na mag-focus siya. So, kaya ako nasabing applicable yung ganitong expiration date sa isang body product because ganun din yung nakalagay sa mga tin cans na may lotion na ganito. Ayun no, nakalagay sa kanya 12M is equals to 12 months is equals to 1 year. Tapos, ito namang micellar water na to, 6M yung nakalagay, which is 6 months. So, malalaman siya pagkabukas mo. Pagkabukas mo, kunwari, January ka nagbukas. January, February, March, April, May, June. June, expired na siya. So, might as well itapon mo na din. Kasi, minsan, nagkukosya ng irritation sa face, which is hindi maganda. Nagkukos ng pimples and everything na hindi maganda sa face. Pero, hindi talaga advisable na gumamit pa ng expired na product. Parang pagkain lang din yan. Ito din. So, mag-run siya ng 1 year. Hindi ko alam kung kailan ito binuksan ni mama, pero mag-run siya ng 1 year. So, mag-proceed na tayo sa pagde-declutter. In-explain ko lang kung paano ma-expired ang isang product. Skincare product man yan, makeup, or body care. Titingnan nyo siya dun sa may likod. Tapos yung parang nakabukas na tin can na ganito, dun yun siya makikita. Minsan may 24 months, minsan may 36 months na nakalagay sa isang makeup or skincare or kahit anong product. Minsan may ganun nakalagay. So, ngayon magsimula na tayo mag-declutter. So, without further ado, let's get started. So, magsimula tayo dito sa aking everyday makeup pouch dati. Dati kasi ngayon hindi na ako masyado nagbe-makeup. Lagi na lang ako si skincare. So, I'm into skincare now. Wow! Akala mo, wala maniniwala sa'yo, te. Ang dami kong ano ngayon, pimple. Hindi ko alam kung hindi effect sa akin yung skincare ko or talagang pimpulin lang ako. I mean, dati naman, madami talaga akong pimple. Back noong December, sobrang tad-tad siya ng pimple. So, magsimula tayo dito sa BB cream ng HBC. So, binili ko to noong last year. Binili ko siya last year sa Pilipinas pa. Ang nakalagay na expiration. So, wala siyang expiration. Pero alam ko, 12 months na running siya. Madaming pa siyang laman, pero hindi ko na talaga siya ginagamit. As in, hindi naman talaga ako araw-araw nagme-makeup. Hindi din ako nagbe-BB cream araw-araw. Hindi. Sa sunscreen lang, ganun. So, para sa akin, itatapon ko na siya. Mura lang to sa HBC. 88 lang ata siya sa HBC. Yung ano ko, natural beauty yung tone ko. Medyo maitim sa akin, pero carry lang, nadadala naman ng... Ay, medyo maputi siya. Nadadala naman siya ng powder, ng bronzer, ganun. So, bye-bye na siya. So, next product is tong pangkilay. Regalo sa akin to ni Marshall noong nag-exchange gift kami magbabarkada. Tatlo siya, yung isa nakakip doon sa bag ko. So, hindi ko yun itatapon kasi nga nakalagay lang siya sa bag ko. In case na makalimutan ko mag-brush ng kilay. So, para sa akin kasi, ang ganda ng spoolie niya kasi... Tingnan mo, kabilaan, may spoolie sila. So, baka itago ko. Keep siya. Kasi, ang useful niya kasi, pag sa araw-araw, nag-ayos lang din ako ng kilay. Hindi ako nag-feel ng kilay. Hindi ako marun magkilay. Nagbabrush lang ako ng kilay. So, ayun. Keep siya for me.
eto namang, alam ko Nietzsche to, and 6 months lang siya magra-run. So, disclaimer lang dito sa mga pangkilay na to, hindi ko siya ginagamit na pang-feel ng kilay kasi hindi ako marunong. Masyadong makapal or masyadong manipis ako magkilay, hindi ko alam kung bakit, hindi ako marunong. So, hindi ko siya itatapon kasi hindi ko naman nga ginagamit yung pinaka-stick. Yung spoolie lang talaga yung ginagamit ko. So, ito namang Nietzsche do. Alam ko 6 months running ang mga mascara. Itatapon ko na siya kasi nga 6 months running lang and ubos na din siya. Hindi ko na makuha yung ilalim. Tignan niyo naman. Tsaka madungis na din siya tignan na clear mascara. So, itatapon. So, susunod naman tong Bella Pierre na cosmetics. Tama ba yung pronunciation ko? So, nakalagay dito 36 months. Eto halimbawa, 36 months yung nakalagay sa expiration niya dito. Keep. Kasi magagamit ko pa siya eh. Tsaka, wala lang. Hindi ko pa siya nabubuksan. Hindi ko pa siya nabubuksan ng na nagagamit ganon. Hindi pa. Hindi ko pa din natetest. Ganyan. So, keep siya for me. Ito namang Avon. Shoutout kay Camille. Kay Camille ko to binili. Hi Camille Herrera. Shoutout po. Shoutout Camille. So, ito Shimmer Blush Stick. Blush Stick. Ewan ko kung magkano ko to nabili kay Camille. Pero alam ko, ipon ko yung pinambili ko sa kanya nito. Dati. Kasi yung mama niya nag-i-Avon. Si Tita Ana. Hi po, Tita Ana. Nag-i-Avon yung mama niya. Tapos nagdadala siya ng catalog sa school. Kaya yun, namimili kami nila Casey. So, for me, ano ba? Ang hirap mag-let go ng mga pang chick tint. Ganyan. For me, let go. Kasi, ang dami kong pimples sa cheek. So, let go na muna siya. Let go siya. Let go. Ito namang makeup base. Makeup base ng Bella Pierre din. Nakalagay sa kanya 12 months. Hindi pa siya nabubuksan. Nakalagay lang siya sa everyday makeup pouch ko pero hindi ko pa siya nabubuksan. So, for me, keep siya. So, eto naman. Ever Belena na Scoop Strobe Stick. So, pakita ko yung laman niya. Eto, tapos, wait lang. Kinakabahan ako kasi minsan hindi na bumabalik pag super na inaano. Ganyan yung laman niya. Ano siya? Marami siyang laman. I mean, mahaba yung laman niya. Yung quality din maganda. Napili ko to 120. Alam ko 120 sa SM. Kasama ko pa si Pepe noon namili. Sila mama. Humiwalay kami ni Pepe noon. And yung expiration niya is 24 months. Ibig sabihin 2 years pa siya. So for me, ikikip ko to. Keep siya for me. Wala na laman to. Ano na lang. Mga sponges na lang yung laman niya. And syempre, ikikip ko tong sponges na to kasi hindi naman talaga sila nagagamit. So, let's move on dito sa lalagyanan ko na to. Lalagyanan to talaga ng ano yun? Yung cotton pads. Lalagyanan talaga siya ng cotton pads. And ginawa ko siyang lalagyan ng mga kung anik-anik. Kaya, ayun. So, ang laman niya is mga lipstick. Mostly, mga lipstick. Wait na, mag-start muna tayo dito. Warming bronzer ng Bella Pierre. For me, hindi ko makita. 36 months. 36M yung nakalagay sa kanya. So, for me, hindi ko pa naman siya nagagamit. And, yun nga. Hindi ko pa siya nagagamit. So, keep. So, ito namang luminizer ng Bella Pierre. Yung mga Bella Pierre products ko dito, hindi ko pa siya nabubuksan. And, nakalagay sa kanya 36 months. So, for me, keep siya kasi hindi pa naman nabubuksan and 36 months pa magraran. So, magagamit ko pa siya sa ibang events or
ewan ko. Ito namang liquid lipstick ng Primark. Walang nakalagay na expire. Oh, meron pala. 24 months siya mag-expire. So, keep siya para sa akin. Kasi last year ng November or November ba o December ko lang siya nabili sa Primark. Tsaka maganda yung tint. Maganda yung pagka shade niya sa akin. But, madali siyang matanggal. So, sinabi ko nga sa what's in my bag ko, madali siyang matanggal. Pero, para sa akin, keep silang apat. Kasi, magagamit ko pa naman. Pwede, maganda din silang shade pang eyeshadow. Kasi, wala lang. Na, ano ko lang din, na maganda sila pang shade ng eyeshadow. Lalo na to, tong shimmer-shimmer na to. Maganda siya for, ano, dark eyeshadow. Tapos, ipapatong mo. Ito namang... So, ang laman lang talaga nito is mga ano lang talaga to, mga pamusod tong box na to. Pero ito, natira. Itong Caroline Blur Stick. Si Trisha ata may bigay sa akin nito. Si Trisha, alam ko si Trisha eh. Kasi nung nag-exchange gift kami, si Trisha yung nagbigay nito. Ano siya? 24 months siyang mag-run. Pero, para sa akin, siguro, ano, let go. Kasi, hindi ko na siya masyadong ginagamit. And, wala na din siyang takip. Kaya, let go para sa akin. Tapos, eto namang, ano to? Tint ng, nalimutan ko kung anong tint niya. Pero, nag-expired siya noong March 18, 2020, so this year lang din, March 18, 2020. Itong lip tint na to, bigay to ni Nenay. For me, let go kasi expired na din siya, tsaka ubos na to. Sinisimot ko na lang siya last year pero ubos na siya. Ito din, bigay to ni Nenay, itong lip gloss ng Etude House. Etude House. Ang nakalagay sa kanyang ano, expiration 2021. So, for me, keep siya. Kasi, nagagamit ko pa naman to pagka, lalo na pag nakamask, sobrang dehydrated ng lips ko. Hindi ko alam, pag nagmamask, sobrang dehydrated niya. So, ayun. So, tapos na tayo sa box na yun. And then, susunod, itong mga pang brush. So, dito tayo magkakaalaman. Kasi, konti lang yung brush ko. At saka, hindi ko siya masyadong ginagamit. Kasi, hindi naman talaga ako nag-makeup. Pero, feeling ko keep silang lahat. Kasi, itong Hello Kitty na to. Itong Hello Kitty na brush. Yan, bigay sa kanya ni Marshall. Madumi sila. Mukha lang sila madumi pero malinis yan. Nilalaban ko siya nung pagkatapos ko mag-makeup. Nung pinakahuling makeup ko pa. Kailan pa yon? January. January pa siguro ang huling nag-makeup. Or December. Hindi ko din alam. And then itong makeup tools na to. Ano to eh? Glad King. Pero sa Betapps ko to nabili. Sa Pilipinas pa. Pero Glad King yung tatak. So, keep siya for me. Kasi, nagagamit ko pa din siya hanggang nung huli ko ang nag-makeup, nagagamit ko pa din sila. Yung Bella Pierre, for me, keep. Keep siya kasi maganda siya pang blush. So, keep siya for me. Lahat ng ano ko, hindi ko alam kung bakit iba-iba pa ng pouch yung mga ano ko. Makeup, yung skincare, yan, iba-iba pa sila ng pouch. So, keep siya for me. Tapos, dito naman tayo sa mga pabango. Ito, keep siya. Konti na lang naman, busin ko na. Bigay ito ni Tita Kenneth. Tapos, itong Victoria's Secret na Amber Romance, bigay ito ni Papa noong December. Mauubos na din, keep siya kasi mabango. Tsaka pinang paglalabas ako sa araw-araw, ito yung pabango ko.
Tapos, yung Dan Shakira, kung pabango, malapit na siyang maubos. Keep yon kasi lagi yung nasa bag ko. Kasi siya yung pinaka-handy. At saka, hindi siya masikip sa bag. So, let's move on sa mga palettes. I mean, konti lang yung palettes ko. Ako, dalawa nga lang eh. Ay, natapon ko na yung isang palette. Isa na lang siya ngayon. Itong Shawil na nude blush, wala siyang nakalagay na expiration. So, feeling ko 24 months. So, disclaimer lang, tinapon ko din siya kasi parang 12 months lang ata ang expiration ng palette na Shawil. So, tinapon ko din siya. Disclaimer lang. So, equivalent to 2 years. Pero for me, keep. Kasi, ala, magagamit ko pa siya. Pero, check ko mamaya sa internet kung tama ba ako. Or kung expired na ba to or hindi. So, keep muna siya for ngayon. Itong Daily Spell ng Bench na Magic Powder, UV Skin plus Vitamin E. Natural yung tone niya. So, katone siya ng skin tone. Keep siya for me kasi hindi ako masyadong hindi ako masyadong nagaganito. Alam ko 20 pesos lang to sa Bench. 20 or 12? Something like that. 20, 12 hanggang 20 or 25 na ata nga ngayon eh. So, for me, keep. Marami pa siyang laman eh. Tapos, maganda siyang pang palit sa loose powder. So, keep siya for me. Tapos, eto namang sweet na pabango. Ewan, may pabango pa pala ako dito. Wala na siyang laman. Bigay ni Nena ito eh, alam ko. Tara, mabango siya. Amoy. Basta may kaamoy siya. Galing siya ng Etude House. Etude House to binili ni Nenay. Ngayon, let go na. Kasi wala na din siyang laman. So, nasulit naman. Etong, si Nenay din may bigay nito. 16 brand na yung ano, yung isang ganunan, tas dalawang shade na eyeshadow. For me, ano, let go. Kasi, durog na. Nadurog ko na. Tapos, 24 months lang to. 2 years na simula nung binigay niya sa akin to. Kasabay noong Medihil na mga mask, ganon. Yun yung mga binigay niya sa akin nun. Sinaya na mahilig siya magbigay-bigay ng mga kung ano-anong bagay. So, wala nang laman tong pouch na to. Hindi ko alam kung bakit ko dinidivide yung mga makeup ko into pouches. Pero, ayun. Dinidivide ko siya into pouches. Ito namang matte lip cream na H&M. 12 months. Last year ko to binili. For me, keep muna. Muna siya. Pero, ewan ko, August last year ko siya binili. Pero ngayon ko na siya binuksan. December ata ko siya binuksan. 12 months pa naman. So, for me, keep muna siya kasi hindi ko alam. Keep muna. So, wala na. Ito na lang mga oils. Ay, ito pa. For me, keep. Keep siya. 18 months yung nakalagay dito. It means 1 year and 6 months. So, nito ko lang to binuksan. Bigay na amo ni mama to. And, nito ko lang siya binuksan. Tinapon ko lang yung brush niya. Pero bagong bukas ko. Nakaano ay sealed. Ito yung ano niya. Ito yung shade. Maganda yung shade niya. Maganda yung payoff ng shade. Hindi siya nagagamit. Dito naman tayo sa mga Eco 2 na products ko. Tsaka bio oil. Bio oil, keep. Kasi ginagamit ko pa siya. Keep siya for me. Minsan nakakalimutan ko mag-bio oil. Pero keep siya for me. Itong Eco 2 na Cucumber and Dandelion Deep Skin Treatment. Siguro keep. Kasi kakabili ko lang nito. Parang hindi ko na talaga siya ginagamit. Kasi nagbago na ako ng skincare set.
keep siya for me kasi magagamit ko pa naman to sa mga ibang panahon or ibang area ng katawan ko. So, yan. Keep siya for me. So, for this, let go. Kasi face cream siya eh. And hindi ko nagustuhan kung paano siya nag-pay off sa skin ko or paano siya nung kinabukasan. Nung gabi ko siya in-apply, tapos nung kinabukasan, hindi ko nagustuhan yung iba yung naging ano niya sa mukha ko. Iba yung naging resulta niya sa mukha ko. So, for this, let go. Nabili ko siya sa Premor ng piso. Piso ba? Kalimutan ko. And, ano pa ba? Wala na. Mga ano na lang to. Itong, tawag dito, cotton pad. Dito tayo sa, ano naman, sa mga cream. Ito, kagaya nito, 12 months yung nakalagay. Ito. Ayan, 12 months yung nakalagay. Ito namang Narcisco Rodriguez for her na hand cream. Alam ko hand cream to. Oo. For this, keep. Malapit na mag-winter eh. Malapit na mag-winter. So, keep siya for me. Wala nang laman to. Wala nang laman. So, isha-share ko ang aking skincare set. I mean, hindi kayo maniniwala sa akin kasi puro nga ako tigyawat. Pero, share ko lang yung skincare ko. Itong CeraVe na Salicylic Acid Smoothing Cleanser for Dry, Rough, and Bumpy Skin. Ito ang aking cleanser ngayon. Tapos, sinusundan ko siya na itong The Ordinary na Niacinamide 10% plus zinc na 1%. Lapit na siya maubos, so bibili na ulit ako ng bago. Tapos, sinusundan ko ng CeraVe. Tama ba CeraVe? AM SPF 25. So, must have na mag-SPF kahit nasa loob ka ng bahay. Tapos, lip care, lip product, Vaseline. Vaseline na original petroleum jelly. Tapos, yun lang yung nakalagay dito. Cido de Benzoylo yung nakalagay dito. So, binili ko to 10. Alam ko 10 to. Pero, natuyo yung mga pimples ko. Maganda siya. Nakakatuyo talaga ng pimples. Pero, parang, hindi naman sa lumala. Siguro hindi pa ako nagpapa-facial noon. Kaya, yun. So that's it for this video. This is Chief Lancer, your chef, and R&D soon. Hasta luego, bonita. Adios!